dito from Philippines to Dubai. Wow. Ready ba nga? Something to happen to you or magbagong buhay mo, hindi ba na nag-usapan ko nung pwesto mo ngayon, anong kulang sa'yo, di ba? Yes. Ang pinaka-importante ka lang mo kasi is buhay ka ba? Humihiya ka ba? Nakalusot ka ba sa COVID? Ngayon na totoo, sige, dapat buhay ka pa. Yes. Kasi if not, sige, hindi mo nabuhay yung opportunity. Ako niyo po, parang ako, di ba? Tatlong beses ako tinamaan ng COVID, di ba? Matibay talaga. Kasi pag tinamaan ka daw ng COVID na tumiri ka, sabihin, panahon mo na. Wala ka sa panahon. Wala. Ngayon, ano, kasi tinawag ka sa taas, nilitin na yung pangalan mo. Wala ka pa. Bumalik ka muna. sabihin pa makiligyan, di ba? Yung ganong opportunity pa lang po. Si Ben, we're so blessed. Yeah. Para po kalulitan si Ben Grande. Yung pinang so, si Ben, kahit sumatang ka na yung tinatawag na survival stage, hindi ba yung buhay mo yung parang sisinap-sinap? Diba yung tibong pagising mo sa umaga, sabi mo, kaya pa kaya. Ang diba mo yun, diba? Lalo yung mga OFW, para pa kanyang mga sarili niya. Malayo kayo sa pamilya. Sino dito yung kasama yung asawa dito sa UAE? Kami po. Kayo na. Sino ba? Ano dito yung mga asawa nyo? Yes po. Di pa kayo nag-iwa-iwalay. Joke lang! <ha? laughs> Oh, tabi-tabi ulit, mamaya iwa-iwalay. Tumawa kayo. Tumawa kayo. Yan naman lang, sulit na, di ba? Bakit ilabas yung mga ipin nyo? Sabihin, di ba yung yung iba say hindi, di ba? So bless yun, di ba? So ako, mga kaibigan, sa totoo lang, kung tatanungin nyo kung madali ba yung naging journey ko sa buhay ko, hindi din, hindi na din. Yung first time din po ako dati, makarapak lang din ako dati. Iniisip ko lang din kung totoo hindi, di ba? Kasi parang it's too impossible. Di ba? Ito niya, ilang years na kayo nag-uwal dito? Meron ba itong 5 years na sa UAE? Meron ba? 5 years? 10 years? 20? Sawa na po. Diba? Mabot ng 10 years, 20 years na. Pero, habang tumatagal, nung una excited ka eh. Nung gumigit na ka, medyo excited pa. Nung lumuluma ka na, parang nakawala excitement mo, namumblema ka na, di ba? Kasi parang lumipas yung 10 years mo, 20 years mo, parang ganun pa rin. Diba? So, hindi sabihin na masamang mag-OFW. Hindi sabihin na hindi tama nag-OFW. So, hindi yun ang problema. Kasi sabi nga nila, yung taong yung mayaman, hindi pinag-uusapan talimitan ng income. Pinag-uusapan lagi dyan kung paano mo i-spend yung pera mo. Kung paano mo minanage yung buhay mo. Kasi, marami rin naman po akong kilala na hindi rin ganun kalaking kita ng sinula. Pero maayos po yung buhay nila. Tama?
correct sa buhay natin. Naka nyo po, parang gitara, lahat tayo pwede mag-gitara. Any one of us can buy a guitar. Diba? Lahat tayo pwede mag-string ng gitara. Pero napansin ko bakit sa ang ganda ng tunog ng gitara niya, eh paano naman tayo kumakalat yung string. Basta maganda yung tunog sa atin, parang hindi maintindihan. Diba? So, sabihin, tono. Tama. Kailangan pala tayo nasa tono. Anong punto? Yung direction po. Yung direction ng pangkumpas, direction ng pangstring. Definitely, magiging maganda ang tono. Ganun din sa buhay natin. Kaya, napakahalaga po na nangangarap ka. Kasi yung pangarap po kasi, yun yung something na yun yung something na iningin natin. Diba? Dreams. Ito po yung something na iningin natin. Ito po yung magbibigay sa'yo ng dahilan kung bakit ka dapat magbago. Bakit ka dapat mag-adjust. Diba? Pero siyempre, hindi pwede nangangarap ka lang. Ay, gusto ko ng kotse, gusto ko ng bayad lupa, gusto ko ng savings, gusto ko mag-travel. Actually, you can dream a lot of things in your life. Kaya lang ang bottom line, gusto mo ba siya matupad o hindi? Decidido ko ba talaga matupad? Ano ba gusto niyo? Sandali lang ako matagal, sabi niyo. Mabibilisan ko. Kasi makawala na kayong sakyan. Hindi tayo kasi sa hotel ko. Kasi, dito ka dapat magsimula. Ngayon, nag-imagine ka, di ba? Gusto ko na ganito. Nag-imagine mo yan eh. Actually, halos lahat ng tao meron ito. Pero bakit maraming tao nangangarap, pero bakit ko konti lang nakakatupad? Di ba? Kasi, dito po magsisimula lahat. Bakit ako dapat mangarap? Pwede namang huwag, di ba? Bakit ako mangarap? Eh, nakakapagod, nakaka-stress, di ba? Katulad nung nangarap ka, napunta ka sa UAE. Di ba? Kaya ka naman nandito eh. Hindi ka naman napunta dito dahil gusto ko sa UAE. Hindi. Kaya napunta ang sagot mo na sa UAE ka pupunta kasi naglista ka ng mga paraan paano mo matutupad ang mga pangarap mo. Di ba? Mag-work ako. Di ba? Mag-business ako sa Manila. Ang dami mo sinulat. Pero yung option na lumabas sa'yo is kailangan ko mag-ibang bansa. At anong bansa? Kahit anong bansa kung saan ako makakarating. Kung saan ako ipapadpad. At napadpad tayo pare-pareho sa UAE. So, sabihin, ganun pala kahalaga yung pangarap ng tao. Kasi yung pangarap pala ng tao, nagbibigay sa'yo ng mga suwestiyon. Di ba? Tama? Nagbibigay sa'yo ng pagkakataon para mag-isip at para mag-adjust kung anong dapat mong gawin sa buhay. Tama? Because of these dreams, maraming tao nagkakaroon ng tinatawag na lakas ng loob. Naantok ako dito, ha? Power talaga. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Bakit? Kasi nanggigigil siya. Di ba? Nagkakaroon ka ng intensity at tenacity sa katawan mo kasi nakita mo yung pangarap ko pwede pang matupad. Yay! Yeah. Diba? Yeah. Kaya mga kaibigan, huwag mo kakalimutan ang dahilan kung bakit ka nandito. Bakit ka lumayo sa asawa mo? Bakit ka lumayo sa pamilya mo? Na alam mo na mas masaya sa kasama mo sila, di ba? Mas enjoy ka, nakatabi mo sila. Tama? Yes. Pero at the end of the day, nag-decide ka because of what? Because of your dreams. And finally, nandito ka na. Tinanggap mo na yung reality. Na ano? Na magpapagod ka, na magsasakripisyo ka, na magtsatsaga ka. Kasi gusto mong matupad ang pangarap mo. Mga kaibigan, tama na yung direction mo. 99% ng tao sa Pilipinas, maniwala ka sa akin, walang direction. Walang purpose. Sila yung tao na bahala na bukas. Pero believe me, congratulate yourself. You know why? Because wala ka sa 99%. Nandun ka sa 1%. Kaya palakpakan mo sarili mo. Isa ka sa 1% among 99% na nag-decide na ano, na magkaroon ng direksyon sa pangarap. Can you need to ask yourself why?
bakit ako dapat magseryoso? Di ba? Ano bang mga pamamaraan ang dapat kong gawin para matupad ang pangarap ko? Ngayon, kumikita ka ng pera. Hindi malaki, pero kumikita ka ng pera. Meron kang kinikita, hindi ganun kalaki, pero merong opportunity kasi mas malaki yung income mo, mas may direksyon ka na. Pwede mo matupad ang pangarap mo. You ask yourself, dapat ka bang magseryoso? Tandaan nyo, kung may income kang malaki dito, actually pwede na magbagong buhay mo. Kaya lang, ano ang gagawin mo sa pera? Nag-compute ka ulit. Kotse, bayad lupa, savings, travel, magkano lahat yan? Nung nilagyan mo ng value, nakita mo, wow, 10 million yung gusto ko, enough ba yung sweldo ko? Hindi. Pero hindi nyo ba nakikita? Anong meron? Natututo ko mag-isip. Natututo ko ngayon mag-adjust. Anong ina-adjust mo? Hindi lang. Hindi lang yung action mo. Yung decision mo kung tama pa ba yung ginagawa mo o hindi. Ano ba hindi nangyari? Napupush ka ngayon to become a better person. Why? Kasi gusto mo. Tandaan nyo, lamang yung tao na naiintindihan na yung pangarap niya. Kasi nung naiintindihan mo na yung pangarap mo na gusto mong matupad, kaibigan, nagkakaroon ka ng tinatawag ng action plan. Oh, sige, pamatay ko si Lian. Sige lang po. Nagkakaroon ng tinatawag na action plan. Kasi may dreams ka na eh. Kailan? Paano? Saan? Diba? Kaya bigla mo na compute, wow. Nandito na ako sa iyo, kumikita na ako. Pero nung kinumpute mo, kulang. Tama? Kulang. Alam mo ba, lamang ka. Kasi yung iba, hindi ganyan mag-asip. Kasi ngayon, mas nagiging malino sa iyo yung tinatawag na action plan. Diba? Nagigigil ka na ngayon eh. Nagigigil ka na sa pangarap ko ngayon. Kaya sabi mo, hindi enough yung sweldo ko. Kaya ngayon, naglalagay ka ng action plan. Ito yung sweldo ko. Ano pa yung pwede kong gawin sa Pilipinas at habang nandito ko sa UAE? Ano yung hinahanap mo? Additional opportunity. Guys, nasa tamang direksyon na kayo. You're pushing yourself right now to achieve your dreams. But you need to decide on what action ang i-apply mo. Kaibigan, palakpakan mo sarili mo. Alam mo ba? Ngayong araw na to, na nakita-kita tayo, mas maintindihan mo na ang good news kasi yung pangarap mo ngayon, malapit mo nang matupad. Bakit po? Hindi lang sa income mo, hindi lang sa Unified, kasi mas maintindihan mo yung action na gagawin mo para sa pangarap mo. Pero alam mo, hindi yan tatakbo pag hindi ka decided. Bakit nga ba? Bakit ako DDM? Tulad yan, alas 10 na. Sira yung oras ano, sir? Diba? Ano ba ito? Philippine time ba ito? Hindi na ba ito? Dapat, ipat natin ng 7. Yan ang tamang oras. Diba? Ngayon mga kaibigan, bakit ka magpapagod? Bakit ka magpupuyat? Bakit ka sasabay sa amin? Maraming magre-reject sa'yo, maraming tatawa sa'yo, maraming lalait, maraming hindi maniniwala. Sabi, naku, kinita ka rito ng sandali ko isang buwan, naku, katarantaduhan niya. Alam mo ba yung mga tao nagsasabi sa'yo na katarantaduhan ko bilang sandali mo? Actually, naniniwala yun. Nakikita ka sandali mo. Ayaw lang nilang kumita. Kasi baka mas umama ka lang. Tama. 99% ang friends mo, crab mentality. Imbis na hilahin ka pataas, hilahin ka pababa. Subukan mo sila mauna, ririkutin ka din. Kung ano? Kaya pag hindi sumama yung friends mo, huwag na umasa. Normal talaga yun. Kasi ang sasama sa'yo, hindi mo kakilala. Kaya kakilala ba kayo ngayon? Hindi. Hindi, di ba? Guys, kaya
Ano ang kaya mo itaya? Bakit ka makikipagpuyatan? Diba? Bakit ka pa magpapagod? May income ka naman. Gaya sinabi ko kanina, kahit yung income mo ngayon sa trabaho mo, kung itotono mo lang yan, pwede pa rin magbagong buhay. Ang sabi, it's not how much you earn. It's how much you save on the money that you earn. Anong punto? Pag may pera ka pala, at marunong kang mag-save, tandaan nyo itong save. Very important to, lalo sa OFW. Kung meron ka 100% na sweldo mo, dapat nakaparte-parte na yan. Tandaan nyo itong rule na to. Rule of... So, si Dito, kung meron ko yung bank account sa Pilipinas, automatic po, pwede nyo pang request yung inyong unified account. So, sabihin po, isa to sa mga option na pwede nyo gamitin para ipang request yung wallet nyo sa unified. Okay, number two, baka itong week na to i-up namin yung e-cash pay dito sa UAE mismo. Oh, ano yung e-cash pay sa UAE? Yes, sir. Kasi yung e-cash pay sa UAE, so, ano yun? Wallet yun mismo dito sa UAE. So, parang pay-it. Ano yung pay-it, diba? Parang ganun. So, magiging katulad kayo dito. Tapos, kinokonnect na namin sila ngayon sa mga kiosk dito. So, pwede kayo mag-top-up doon. Wow! Okay, so, pag meron kayong e-cash pay, eh di ba iting unified? Meron ho doon pan request from e-cash pay papunta sa unified. So, sabihin yung mga kiosk dito, pag na-connect na namin, pag hindi na kayo pupunta sa remittance center, doon na sa e-cash pay, papapan request nyo po yung unified account nyo dito sa UAE. Wow! So, kaya ang ating business from, yung e-cash pay po, sabihin po, naka-dirhams po to. So, lahat ng services ito, dirhams. So, kahit hindi mo i-open unified mo, okay lang. Dito ka, pwede rin. Nakao nyo? So, ang re-recutin natin dito, ibang lahi na po. Re-recutin natin. Yeah. Kaya, hanggang ngayon, ang UAE ako kasi, ang UAE po, hub to ng Arab countries. Yes. Ito po yung regalo ko sa lahat ng UAE. Yeah. Mga ito po, okay. Ilalain dyan natin ito. Nandito po sa loob nito yung parang unified. Itong unified, nasa loob po nito. Meron po dito tinatawag na premium account. Yung premium account, ito po yung 1,500 dirhams. Wow. Pero pag member kayo ng unified, kahit hindi ka kumuha ng account ng e-cash pay, okay lang. Oh. Kasi dudugtong mo naman yan. Kasi magkadugtong yan. No? Parang Rice Mart. Alam niyo yung Rice Mart, di ba? Yes. Alam niyo yung Excel, di ba? Ganon din yan, nakatuhog. Ito po, e-cash pay networking po sa UAE. Yay! Okay. So, yun yung mga pinatapos sa inyo dito. Maririkot na natin sa mukhang maririkot natin mga paano kami na nasa, sir, paano kami na ano, na nandito po sa UAE pero nagpa franchise po kasi, kami kasi sa mga nasa Philippines. Okay lang po yun. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Ito another market po to. Kasi ang top market natin dito yung balahin, di ba? Oh, yes. Namu-problema tayo dati, paano mo re-recruit yan, di ba? Yes, po. Re-recruitin na natin sila. Tayo nag-apply. So, tayo nag-apply ngayon. Kaya huwag kayong gila, babaho na tong office. Bumakas na ulit. Ba't ka nagmamas? Babaho! Hindi pala nagmamas dahil sa COVID. Huwag mamas kasi babaho, di ba? Balik-balik mas. Oo, ganun. So, ito po yung kinatrabaho ko dito. Okay? So, pag na-up po ito, hopefully hanggang siguro ang damos hanggang. Pero ina-up na namin eh. Tinatapos na namin yung premium account. So, later on, ang presentation natin dito sa UAE. English. Alright. Sorry. Doon po ang ayaw nyo. Naka nyo? Kasi ang pipresent natin dito, e-cash pay na. Wow! Siyempre, promise pa rin ni Unified yung pang-promo natin dito. Pero e-cash pay na yung company natin dito sa UAE. Okay, kaya yung mga apply nyo rito, marami babagoy nyo rito mga recruit nila sa ibang lahat. Kaya buenas kayo mga nagsisimula at umahataw dito. Kasi kayo ang unang tatamaan ng result ka rito. Labang lagi ang taong si Dido. Kaya excited ko ako. Actually, yung partner ko rito, lokal na rito. Wow! Yung technology dito na ho ginawa sa UAE. Wow! Sabi ko nga, ano eh,
Hindi daw ipagsibihin ang natapaka ay minalas niya. May isang tao na nagsasalamin-salamin siya doon. Nasa airport siya, salamin siya ng salamin. Kasi siya mahilig mo salamin. Diba? Tapos meron siya nadaanan doon na yung hinaganan yung kamay. Yung nagugula. Sabi niya. Hinagay niya kami hulaan. Sabi niya. Hindi ka bubinasin ngayong araw na to. Kung ano na to. Hindi ka talaga bubinasin ngayon. Sabi niya. Malas ka. Nalainis siya. Alam mo, kakakulit-kulit niyang ganun. Nalainis siya doon sa machine. Naiwanan siya ng plane. Malas talaga. Sabi ko, mahal. Totoo yung sinasabi ng machine. Pero alam mo, nababadrip siya, naiinis siya. Kasi nga parang minalas siya. Parang ikaw din ang tapaka. Naiinis ka kasi pinong minalas ka, di ba? Nawalan ka ng phone, parang minalas ka. Di ba? Alam mo, maya-maya, nagkaroon ng news. Nag-crash yung plane na dapat sasakyan. Aww. Hindi ibig sabihin na na-accident ka. Hindi ibig sabihin na nagpipil ka. Hindi ka mahal niya. Hindi ibig sabihin na minamalas ka. Guys, tandaan mo, everything happens for a reason. Saka niyo po. Kaya palakpakan niyo sarili niyo. Okay. Today, we are all blessed. Kasi yung opportunity natin, nandito sa harapan niyo, live and kicking. Yay! Balikan niyo ito, lalo yung mag-asawa nandito. Ang gawin niyo po, maghawak kamay kayo. Kamay lang. Huwag na lang as. Lumampas akin, kamay lang. So yung as, tanong niyo po ulit. Ito, huwag na huwag kayong hahataw na hindi humalim. Isulat mo yung lahat ng dahilan kung bakit ka dapat magsalim. Oo, pwede mo itong laro-laruin. Pwede mo nga i-part-time. Pwede nga pasundot-sundot eh. Pero, bakit mo dapat seryoso? Ito pong sagutin. Ngayon, kung sinagot mo ito na, kaya ako ito dapat seryosohin kasi limited na yung time ko para sa pangarap ko. Kaibigan, ngayon pa na po, mag-seryoso na. Okay, so sa lahat po na nandito ngayon, thank you po sa time.